Magandang umaga mga idol at kabayan. Pagod ka o matamlay? Solusyon sa pagod mong katawan at matamlay mong pakiramdam? Kunin ang cellphone, buksan ang laptop at manood ng Good News Philippines. Ito ang channel na para sa'yo. Good news at good vibes ba ang hanap mo? Good News Philippines ang para sa'yo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa susunod naming mga video uploads. Maraming salamat. Mga idol at kabayan, ang bansang Jordan ay nag-donate ng 2 AH-1 Cobra helicopter sa Pilipinas. Darating ito sa susunod na taong 2020. Isa itong good news mga idol at kabayan dahil marami ng bansa ang laging nakahandang tumulong sa Pilipinas at sa ating hukbong sandatahan, lalo na sa Philippine Air Force. Ito ay isang malaking bagay para madagdagan ang puwersa ng ating bansa. Ito ay kinumpirma ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Rosano Briguez sa isang mamahayag. And I quote, "The Cobra might be delivered early next year as the training for the pilots are still ongoing." And I quote, "Both Jordan and the Philippines are doing their best efforts to hasten the process." Ano ba ang kakayahan ng isang AH-1 Cobra Attack Helicopter? Ang Bell AH-1 Cobra ay isang two-blade, single-engine attack helicopter. Ito ay binuo gamit ang engine transmission at rotor system ng Bell UH-1 Iroquois. Ito ay isang miyembro ng prolific Way family. Ang AH-1 ay tinutukoy din bilang Way Cobra o Snake. Ang AH-1 Cobra ay ginawa ng Bell Helicopter. Ang Bell Helicopter o Bell Textron Incorporated, isa itong American aerospace manufacturer. Itinatag noong 1935 at halos nasa 84 years na ito. Ang lokasyon ng Bell Textron Incorporated ay nasa Fort Worth, Texas, United States. Mga produkto ng Bell: military at commercial helicopters, industriya, aerospace at defense. Ang Bell AH-1 Cobra brand new helicopter ay nagkakahalaga ng halos nasa $11.3 million noong 1995 at meron itong value sa Pilipinas na 565 million pesos. Ang AH-1 Cobra ay nagsimulang gamitin o na-commission noong June of 1967. Ang AH-1 Cobra ay may iba't ibang kagamitang pandigma. Kabilang na dito ang 7.62mm multi-barrel miniguns, 240mm M129 grenade launchers, 70mm rockets in M158 or M200 launcher na may lamang 7 hanggang 19 na rockets. Performance: ang orihinal na AH-1 Cobra models merong Lycoming T53-L-13 turboshaft engine. Nagkakaroon ng 1,100 shaft horsepower. Ito ay nagbibigay sa Cobra ng hindi higit sa bilis na 190 knots at maximum speed na 149 knots. Ang AH-1 merong service ceiling na 11,400 feet at ang rate sa pag-akyat ay 1,230 feet kada segundo. Ang kapasidad ng gasolina ng isang AH-1 Cobra ay aabot sa 310 nautical miles. Mga idol at kabayan, abangan natin ang pagdating ng 2 AH-1 Cobra helicopter sa susunod na taon. Maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay kayong lahat at God bless. Laban Pinas. Ako ay isang Pilipino na katulad nyo na may malasakit sa ating bayan. Pero paalala lang mga idol at kabayan na ang digmaan ay hindi solusyon para makamit ang kapayapaan. Philippine Modernization Program Horizon 2. Salamat! Suportahan natin magkaisa para sa bayan. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang inyong pagtangkilik at panonood ng aming video ay napakahalaga para ito ay mas lalo pang lumaki. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless po.